Yan, merong robot na nagsalita na ayan. So, sige. It's a privilege na makasama ko kayong lahat ngayon. And actually, ang ganda nung ano ninyo, no, nung series ninyo, na sabihan ako kailan ba? Mga last year nasabihan na. Joke lang. Anyway, ayan, sige. Iaano ko lang tong ating presentation. Ayan. So, clear ba sa lahat? Gusto ko maging participative tayo ang bawat isa. So, kung meron kayong mga questions sa gitna ng ano, sa gitna ng ating pag-uusap, mag-chat lang kayo. Tapos, ang magiging discussion, way of discussion natin is very interactive. So, magtatanong-tanong din ako sa inyo. Gusto ko lahat mag-participate. Okay ba yan? Pwede bang magsabi kayo, type in the chat na yes? Ayan. Ayan. So, maganda kung lahat makakapag-participate tayo. Okay. So, sige. Start na tayo. Bago tayo mag, ano, magpapag-game lang ako. Ayan. Bago tayo, game na naman, ano. Bago tayo mag-proceed sa pag-uusapan natin today, papakilala pala muna ako. I'm Paul Eguia. I'm an intern pastor sa World International Ministries Alabang. And I am the founder of Think Up PH. Meron kaming channel sa YouTube. And meron din kaming TV show sa Light TV every Thursday. Katataps lang ng season 1. So, baka mag-start ang season 2 on October this year. Ayan. So, hopefully, mag-guess ko rin yung mga poging at magagandang ate and kuya ninyo kung pambibigyan nila ako. Ayan. So, sige. Sino dito mahilig mag-IG? Could you type in the chat, please? Ayan. Sino dito? Me. Ayan. Me. Nag-IG. So, hindi ko alam kung gaano kadami na yung mga followers nyo, no? Hindi ko alam kung sino dito ang pinakamaraming followers sa IG. Siguro, ang naalala ko, siguro dito, ang pinakamarami, yung dating IG ni Ara. Yes! Ayan. So, nagulat ako nung, ano, nung nakita ko yung IG niya, biglang, ano nangyari? Okay. So ngayon, meron akong tatanong sa inyo lahat, guys. Kilala nyo ba yung top 3 influencers sa IG? Ayan. Kung sino mga makakasagot, meron tayong prize. Ayan. So, yung top 1 lang. Hindi, kailangan top 3, top 2, and top 1. Okay. So, sige. Ang hulaan natin kung sino ang top 3 natin. Ayan. Sige, sinong makakahula? Oy, bawal kayong tumingin sa Google, ha? 5, 4, 3, 2, 1. Katrio. Integrity kasi ngayon, dapat titingin na ako sa Google, eh. Okay, ang top 3 na pinakamaraming followers sa IG, dati siyang top 2. Okay, ngayon naging top 3 na lang siya, si Ariana Grande. Ayan, meron siyang 35 million followers. O, di ba? Matindi. Okay. Yes, buong mundo. Pang buong mundo yung mga yan. Okay. So, sino sa tingin nyo ang top 2? O, yan. May clue na kayo. Global, ha? Global icons to, ha? Gigi Hadid. Joke lang. Gigi Hadid. Kendall. Kendall Jenner, Justin Bieber. Actually, si Justin Bieber is nasa top 10. Pero, ang top 2, ito magugulat kayo, hindi ko inaakala kasi itong taon to, parang hindi siya yung tipo ng tao na parang social butterfly. Pero, nagulat din ako, siya yung dating top 3. Okay? Pero top 2 na siya ngayon, si Dwayne Johnson, si The Rock. Yan, one of the highest paid actors ngayon sa Hollywood. Ayan. So, ang mga content niya is more of workouts, diet. Yan yung puro content niya. And, ayan na. Sige nga. Sino ba makakaalam kung sino ang top 1 natin na pinakamaraming followers sa Instagram? Okay.
yung top one, ito yung ano ko. Kung ako magkakaroon ako ng man crush, eh, ito talaga. Okay. Lodi ko to pagdating sa pormahan, sa hairdo, pati sa ano, sa excellence niya doon sa kanyang craft. Ayan. Okay. So si Cristiano Ronaldo, may nakakilala ba sa kanya, guys? Si Cristiano Ronaldo. Ayan. Okay. So isa yan sa mga ano, highest paid athletes. Siya ay isang football player and I forgot yung team niya, no? Pero meron siyang mga ine-endorse na mga pabango, pati ano, fashion line. Ang daming sasakyan nito. So, yan, makikita natin. May nakahula ba? Wala. Okay, walang nakahula. Paano yan? Kanino ko kaya ibibigay itong prize natin? AirPods. Ganito na lang, ano, easier question. Hindi, kuya, ganito na lang. Sino ba yung nag-invite sa'yo to speak? Ayun, yun na lang. Joke lang. Hindi, hindi. Sinong nagpakilala sa iyo ngayon? Eh, di ba, Ale, ano, we'll figure it out. Mabibigay, basta kailangan maibigay natin, maipamigay natin tong prize na to. Malay nyo, meron akong mga itatanong mamaya na kailangan masagutan ninyo. So, basta kailangan maibigay natin to. Ayan, yan yung prize natin. So, kung makikita natin, guys, yung term na influencers have changed throughout the years, di ba? And naalala ko noon time na hindi pa ganun kaingay yung social media, yung Friendster pa lang meron. There's no such thing as the word influencer. Kung meron man, yun yung influencer term na meron si ano, si John Maxwell, di ba? Kasi si John Maxwell isa sa mga sikat na authors about leadership, di ba? Sabi niya, leadership is influence. Ayan. So, dati, pag sinabing leader ka or influencer ka, it means you are a person na meron kang following. Pag sinabing following, this is not following sa social media. Ito ay meron kang group of people or sa mga authors, ang tawag nila is tribe or group of people na meron kayong same niche or priorities or convictions na nililid. Pero right now, you can be an influencer nang hindi ka leader, or you can be an influencer na walang wala kang nililid. Di ba? So napakadali na lang maging influencer, and yung term na influencer for me is parang medyo naiba na siya and nakakalungkot kasi hindi rin ito yung gusto kong meaning ng word na influencer. So for today, ang magiging gagawin natin ngayon ay magkakaroon tayo ng perspective change. I hope we will unlearn and relearn today about the beauty of being a Christian influencer. So, ang pag-uusapan natin for today is what, or yung ano ba dapat yung motivation natin if we are going to be an influencer. Sunod, ano yung process? If we are going to be an influencer, ano dapat yung magiging process natin? And finally, kung ano yung practical application natin. And lahat to, syempre, hindi to opinion. Meron tayo dapat tinatawag nating biblical perspective. Ang malungkot kasi ngayon sa mundo, we can marami tayong mga i-share na mga thoughts, marami tayong mga i-share na paradigms, marami tayong i-share na ideas na lahat nang galing sa opinion. So minsan merong mga papakinggan tayong mga saying or mga quotes na parang, uy, applicable yan sa akin, I can relate to that, di ba? So subjectively, we agree doon sa opinion na yun kasi it makes us feel good or nagko-conform siya, nagko-conform tayo doon sa quote na yun, yung life natin, di ba? Nakaka-relate tayo. However, meron tayo dapat standard, di ba? Hindi pwede na lahat ng mga perspective na meron tayo is based lang sa opinions or sa mga subjective thinking ng mga tao na wala silang magiging basis kung bakit ganun. So for me, sa mga hindi nakakilala sa akin and sa mga hindi Bible person who are joining us for the first time, ako, I was born and raised a Christian family, and for me, I've tried understanding and going to different worldviews or religion, and I found out
pinaka nagme-make sense sa akin if I'm going to be very objective is the biblical perspective. Okay? So, bago tayo mag-proceed, mag-pray muna tayo. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa time na binigay mo. May just be with us and Holy Spirit, anoint me sa mga gagawin namin ng pag-uusapan namin. May just open our hearts and our minds. And grace us with your presence. In Jesus' name, amen. Okay. So, ayan. Anak ko, pasensya na, maingay siya dito. Ayan. So, dati nung ako, nag-start ako ng channel ko, isa sa mga sinasabi sa akin nung people around me and mga mentors ko, kasi meron ako mga people na talagang kinukuha yung mga inputs nila. Sinabi nila, since may giftedness ka sa pagtuturo or way of thinking, why not dalin mo yung speaking mo or yung sharing mo of your insights sa mas malaking platform. So, anong platform yun? So, mag-YouTube ka. Okay? So, noong una, ayoko mag-YouTube kasi hindi ako yung tipo ng tao na hi guys, ako nga pala tapos naka may dala kang ano no, hawak-hawak may phone mo. Sabi mo, guys, ako nga pala si hindi ako ganoon. Hindi ko sinasabing mali 'yun, okay? Pero I'm not that kind of person. So sa akin, it's uncomfortable for me and parang sa akin para siyang medyo self-serving. Pero sabi nga, kung magkakaroon tayo ng ano ng platform, iba na kasi yung mga platform ngayon eh, and maraming mga tao na tuned in na sila ngayon sa different social media platforms. Sabi nga sa study, yung Instagram daw pati yung Facebook, ano na siya, hindi na siya yung mas madalas na pinupuntahan na ngayon. Ang malakas na ngayon is TikTok, pati Kumu, pati YouTube, yan ang yung mga pinupuntahan ngayon ng mga tao, particularly nung nagkaroon ng pandemic. So sa akin, sabi ko, kung magkakaroon ako ng motivation, kailangan very clear sa akin at galing sa Bible. Ayoko na magkaroon ako ng motivation dahil gusto ko lang sumikat, gusto ko yumaman, or magkaroon ako ng influence sa mga tao na hindi ko naman din ka-close. So, sa mga hindi Bible person dito, nagkaroon si Jesus ng perspective on why we should be people of influence. So, nandyan yan sa Matthew 5:13 to 16. Si Jesus, for me, is the best teacher na nakilala ko. And also, the best influencer. Okay? So, si Jesus, 2,000 years ago, pa siya nabuhay. And after 2,000 years, yung fame niya, ganun pa rin. Kung meron ng Instagram nung time na yun, sasabihin ko sa inyo, baka isa sa mga pinakamaraming followers globally. Jesus Christ was a local sensation who became a global sensation. And yung book na kung saan nagre-record ng story niya at ng words niya ay yung undisputed best-selling book of all time, yung Bible. So, sabi ko, kung ako, magkakaroon ako ng iiduluhin or titingnan na proseso ng isang influencer, syempre, why not learn from the best, si Jesus Christ. So sinabi niya, di ba, nung nagturo siya sa Mount of Olives, sabi niya, you are the salt of the earth. Okay, si Jesus nagsasalita dyan. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Tapos, sinabi niya rin, also, di ba, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Ayan. In the same way, sabi niya dito, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So makikita natin guys, tatanungin ko kayo, ayan. Ayan, take note sa mga tanong ha, dapat tama yung mga sagot. Ano yung dalawang bagay na sinasabi dito ni Jesus na dapat tayong maging? Paki-type nyo nga sa chat kung hindi pa kayo natutulog. Ayan. Salt
and light. Okay, galing, ang bilis nalaga ni Kuya Ian, di ba? Okay, so dalawa yan. Ngayon guys, ang nakakatuwa dito, hindi yan sinabi lang ni Jesus for, ano kayang pwede kong ihanapin? Ah, sige, salt na lang, ano pa ba? Tapos bigla habang nagtuturo siya, nakakita siya ng light. Ah, light. This is not random, okay? Meron, very purposeful kung bakit itong dalawang bagay ang sinabi ni Jesus. And we are called to be like this. Diba? Ang nakakatuwa dito, ang salt pati light ay meron silang mga characteristics na they differ from each other but very strategic na magkasama sila. So salt and light ay nakakaiba sila sa visibility and proximity. Ayan. So ano ibig sabihin ng proximity? Sino nakakaalam kung ano ibig sabihin ng proximity? Meron ba dito? Paki-type nga sa chat or paki-sagot nga. Closeness, yung lapit. Ayan, very good. Okay. Yung iba, baka may mananalo na dito ah, ng ano ah. Okay. So pag sinabing proximity, ito yung tama, yung distance, yung lapit, 'di ba? Nung isang bagay. So makikita natin, salt and light, they differ from impact sa proximity. Ang light, pwede siyang long range. 'Di ba? Pwede siyang malayuan. 'Di ba? So kahit na nandito ako tapos nandun ka sa malayo, kaya nga meron tayong lighthouse. Eh. From a distance makikita mo siya, it's a guide. However, ang salt, mahirap magkaroon ng impact ang salt kung nasa malayo ka. 'Di ba? So makikita natin salt and light, they are different sa distance, sa effect nila. Yung light nakakapag-impact siya ng malayuan, yung salt nakakapag-impact siya ng malapitan. Also, yung salt and light are different from their visibility, 'di ba? So ang visibility ng light is very visible. Okay, kitang-kita talaga siya. Ang salt, yung impact niya or yung effect niya doon sa isang bagay ay hindi mo makikita. 'Di ba? Kunyari ikaw naglagay ka ng itlog, iodized salt sa scrambled eggs. Tapos papahanap ko sa inyo. Hanapin niyo doon yung iodized salt tapos ihiwalayin niyo. Oh, 'di ba? Medyo mahirap. So, ang pinapakita lang dito, meron tayong mga different motivation kung bakit natin gugustuhin maging isang quote-unquote influencer. To some people, mas gusto nilang sumikat. So, gagawa ng platform na sumikat lang. Pero, hindi para mag-create ng deep connections with the people. And meron namang tao, mas gusto nila mag-create na lang ng deep connections with the people na kaparehas nila ng conviction. Pero ayaw nilang umalis sa mundo para magkaroon ng greater platform to share their convictions. Now, ano yung sinasabi ni Jesus? We should be both. Di ba? So, if we are going to have a motivation to increase our platform, if we should have a motivation on why people should hear our story, should see us, it is because of the right motivation. And kailangan wag natin imimiss yung both sides ng influence. Yung close range na pangmalapitan, pangmalaliman, and yung hindi masyadong maingay or private lang like counseling, di ba, na part of the Christian life na hindi pwedeng magiging public. Kasi na pag ginawa mong public, it will be very devastating. At the same time, we are called din, magkaroon din tayo ng motivation to be public. Kasi, to be honest, maraming tao ang wala sa church. Kung ang mga tao ay gusto nating i-reach out and magkakaroon tayo ng opportunity to reach them out, hindi tayo maghihintay na pumunta yung tao sa church. Ito, natutunan ko to kay Pastor Mark na what Jesus did is siya yung pumunta sa people. Diba? So, dun naman yung sa aspect ng life na it is very important na tayo, magkaroon tayo ng voice. Okay? So, natapos na tayo doon sa motivation, it should be very clear sa atin na kung tayo magkakaroon tayo ng influence or magkakaroon tayo ng impact doon sa mga tao or magkakaroon tayo ng platform to share our message to the people, it is very important na alam natin yung aspects ng influence. Sa close range,
the private, and the long range, and public. Diba? Now, mag-move naman tayo doon sa story mismo ni Jesus kung paano siya nag-start maging influencer. Ayan, alam nyo ba yung story ni Jesus kung paano siya nag-start maging influencer? Okay, so natapos na tayo doon sa teaching niya. Ngayon pupunta tayo doon mismo sa nangyari sa kanya. This was the story bago si Jesus talagang nag-gain ng popularity. Okay? Si Jesus, nung kung babasahin natin yung mga stories about him, merong apat na records about his story. So makikita natin yan sa Matthew, Mark, Luke, and John para sa mga taong hindi lumaki sa church dito na nakikinig right now and hindi sila masyadong familiar about the Bible. There are 4 accounts na story ni Jesus ano sa Bible. Makikita natin yan dyan. So, babasahin natin yung isa doon. And kung makikita natin, kung babasahin natin to at magkakaroon tayo ng time basahin yung mga accounts na to sa bahay natin, makikita natin yung unang story about kay Jesus was the time when he was born. Tapos pagkatapos nun, yung bata siya na nagturo siya sa mga synagogues. Tapos after nun, wala nang record about him. Ang the next thing na makikita natin about sa story ni Jesus ay yung baptism na niya sa Matthew chapter 3. Okay, so ano nangyari? Pag sinabing baptism, ito yung time na si Jesus pinapakilala na siya publicly and nagkakaroon na ng public declaration siya and dun sa mga tao sa paligid niya kung ano siya, kung sino siya, at kung ano yung gagawin niya. And kung mababasa natin yung account sa Matthew chapter 3, makikita natin doon na it was John the Baptist, his cousin, na sobrang sikat din noong time nila doon sa Israel na siya yung nagpakilala kay Jesus na ito yung pinrophesy sa mga books natin. They have been waiting for a Messiah. They have been waiting for a king. Diba? So, may parang maingay. Anyway, ayan, so, ayan, sorry. Ayan, so, nung time na yon si Jesus is pinakilala na nagkaroon na siya ng public declaration. And clear na sa mga tao na sinasabi doon na siya na hinihintay natin kasi history, merong prophecy na yung God magkakatawang tao at inihintay yun ng Israel for the longest time. So there have been so many prophecies about this Messiah na hinihintay nila. At yung time na to, nung dumating na si Jesus, si John the Baptist, na kilala doon dun sa Israel, siya yung nagpakilala ngayon kay Jesus na siya na hinihintay nating Messiah. So nagulat lahat ng mga tao. Siyempre divided yung mga ano dyan, yung mga opinions dyan. Yung iba parang, blasphemy. Pero marami ding naniwala kay Jesus. So ang story natin is manggagaling doon sa anong nangyari after that sa Matthew chapter 4 verses 8 to 10. So after ng public declaration of who Jesus is and kung ano yung gagawin niya, sobrang mataas ang moral ng mga tao sa Israel, mataas din ang moral ni Jesus. Pero nagpunta siya ngayon sa wilderness para mag-fasting. Yan. Sino dito mahilig mag-fasting? Tapos pag sinabi niyong yes, kailangan titingnan ko kayo kung totoo. Ayan. So, si Jesus nagpunta siya sa wilderness para mag-fasting. So makikita natin doon, for 40 days, he was tempted ng devil doon. So nakita natin, sinabi doon sa first temptation, pinapakain si Jesus after niya mag-fasting. Kumain ka, gawin mo yung bato, gawin mong tinapay kung totoo ngang anak ka ng Diyos, kung totoo ngang ikaw yung Messiah, gawin mo ngang tinapay yung bato. Ayan, so yun yung unang temptation sa kanya, yun ang unang testing sa kanya. So ako, growing up, sabi ko, anong masama doon? Anong kasalanan doon? Kung ginawang tinapay ni Jesus yung bato, anong kasalanan doon? Eh, ano na naman yan eh. Tapos na siya mag-fasting. Ayan. So si, if
gusto nyo malaman yung story doon, ayan, siset ko na lang yung link, diniscuss ko din yun sa ano. Pero ang pag-uusapan natin dito is yung isa sa mga temptations na hinahak niya. Ayan, so depende ko ano accounts yung babasahin natin, ano, pero dito sa Matthew, ito yung third temptation. So sabi dito, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Verse 9, and he said to him, all this I will give you if you will fall down and worship me. Tapos verse 10, sabi dyan, then Jesus said to him, be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Okay, so gusto ko kayong tanungin, guys. Ngayong binabasa natin to, ano sa tingin nyo yung kasalanan na gustong ipagawa ng devil kay Jesus? Sige nga, type nyo sa chat or pwede nyo sabihin. Ano kaya yung kasalanang pinapagawa dyan sa kanya? Pride of life. Okay. Sige, bakit? Anong ibig sabihin? Diba, pride of life. Yung parang ano, no? Pag sinabing pride of life, parang nagbibuild ng idolatry. Okay. Idolatry, verse 9. Okay, okay. Sabi ni David. So pride of life is nagbibuild ng desire. Diba? Doon sa mga, parang lust. Doon sa mga bagay na hindi mo dapat din i-desire. Pleasure from the world. Ayun. Okay. So may other answers pa ba? So, eto guys. Isa sa mga makakatulong sa atin para malaman natin kung ano yung sin na involved dito sa temptation na to is very important is maintindihan natin kung ano yung mga nangyaring events prior this. Diba? So, gaya nga nung sabi ko, what we can see in the chapter prior this, diba? Nagkaroon na ng public declaration na si Jesus Christ yung Messiah. Alam to nila John the Baptist, alam to ng mga followers ni Jesus, and alam to ni Jesus. Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya kung ano yung identity niya, kung ano yung reason niya kung ba't nandito siya sa mundo. Alam niya kung ano yung magiging final output. Tama ba yun? Okay. Now, ang tanong, kung alam ni Jesus kung ano yung final output niya at kung ano yung magiging calling niya, ito ngayon yung magiging tanong ko sa inyo. Diba? Ano dito yung mga magiging, kung si Jesus is magiging Messiah siya at kung if si Jesus yung Messiah, 'di ba? At clear sa kanya yung calling niya. Ibig bang sabihin sa kanya yung mga makukuha niya dapat sa verse 8? Yes or no? Ibig sabihin, sige, ano sa tingin niyo? Kung siya pala yung magiging Messiah, siya pala yung God incarnate, siya pala yung Diyos na nagkatawang tao na hinihintay natin. Ibig sabihin, kanya ba yung kingdoms of the world at yung glory? Sabi, yes, sabi ni Nikki. So ibig sabihin, okay, kung ihimayin natin to, the devil was offering something na hindi niya na dapat ino-offer to begin with. So, ano yung ginagawa ngayon ng devil kay Jesus? So, ang ginagawa ng devil ngayon kay Jesus is
magkaroon ng same output pero sa mas mabilis na timing at sa ibang proseso. Nakita natin dyan, ano yung sinasabi? Ang kapalit ng lahat ng yan, if you will fall down and worship me. Tama yung sabi ni Nikki, yung shortcut. Diba? So pag sinabing worship, guys, hindi ito yung, kunyari, bibigyan kita ng ano, bibigyan kita ng kotse, o basta mag-bow down ka and mag-worship sa akin, tapos tayo gaganyan ito tayo. Hallelujah. Tapos pag nakuha na yung bahay, biglang, okay na. Okay, magkaiba ng definition pag tinignan natin kung ano yung original translation ng worship. And dun sa context nila, kung ano ibig sabihin ng worship, it means lordship. So hindi lang ito yung the act, but it's yung lordship. Kaya kung makikita natin yan sa other accounts sa Bible, particularly sa Old Testament, yung worship is yung lordship at yung submitting yung life doon sa lordship nung magiging Diyos natin. Kaya nga ako lagi kong sinasabi, kung may Diyos man tayo o wala, it doesn't matter. Everyone has a God. And everyone worships. Ayan. Lahat ng tao may Diyos. At lahat ng tao ay sumasamba. It just so happens, hindi lang nung iba alam kung sino yung Diyos nila. Pwede ang Diyos nila ay yung sarili nila, Diyos nila yung pursuit of excellence nila, yung Diyos nila yung pursuit of influence nila, yung Diyos nila yung trabaho nila, Diyos nila yung dreams nila. And because of that, yun ang nagkakaroon ng lordship doon sa life. At yung process of how things should be done is na-incorporate doon sa kung sino yung God natin. In the same way dito, what the devil was really selling kay Jesus was not the output. He was selling the process. So in the same way, makikita natin dito, ang tanong na kailangan nating sagutin ay, does the end justify the means? Magbibigay ako ng isang example. Ano? So, kunyari merong pinangako sa inyo si God. Ang pangako niya sa inyo is magiging kang politician. Tapos kunyari sa akin, pinangako ng God is magiging akong next senior pastor ng church. Clear sa akin na yun yung pagkakatawag sa akin ng Lord. Clear sa akin na yun yung end goal. Clear sa akin na yun yung magiging ultimate end result. Okay, yun yung yung magiging calling ko. Pero ang tanong, sa maraming tao, para makapunta lang tayo dun sa end goal natin, tayo is maging Christian influencer, tayo is maging Christian politician, tayo ay maging pastor, tayo ay maging isang Christian manager sa workplace natin. Ang daming ways para tayo maging ganun. And ultimately, pwedeng pumunta nga tayo dun at yun yung end point nating lahat. Pero ang tanong, paano ba tayo magiging ganun? So ako, kung ako, ang calling sa akin ng Lord is maging pastor someday, maging senior pastor ng church namin someday. It is not as important as kung paano ako naging pastor at how did I get there. So kunyari ako, pastor ako, magiging pastor ako, pero ako right now, nandun ako sa waiting time ko, tapos hindi ako nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ko inaayos yung mga relationships ko sa mga tao. Wala akong integrity dun sa actions ko. If dumating ako sa time, nadali na ako ng Lord doon sa calling ko to execute yung pagiging senior pastor ko. Pero yung binild kong process is in my life is hindi pang pastor.
ano kaya ang mangyayari pag naging pastor na ako? Diba? Naalala ko kasi dati, meron akong kausap na sabi ko, marami ngayon sa society natin, they're just focused with the goals. Na importante, meron tayong goals, meron tayong vision, it should be clear. Kasi kung hindi powerful, ay kung hindi compelling at hindi very detailed at hindi ganun katindi yung vision na magkakaroon tayo, hindi na tayo nun imomotivate na pumunta doon. And I agree with that, na very important na magkaroon tayo ng clear vision and detailed vision. However, equally important is yung process natin of getting there. Diba? So, ang tanong lagi dito eh, is what is something na magkakaroon tayo ay i-build natin that will be beyond our influence? And that is the question right now na kailangan nating sagutin lahat. If we are going to be salt and light, we are going to build platforms. If we are now convinced na as an influencer, I have to do my part as a Christian, as someone na merong conviction na sa mundo na parang wala nang convictions na anything goes. Meron akong conviction. I know na meron akong part to play. I am motivated to build my platform and to share my conviction to the world. Pero equally important question is, if alam ko kung saan ako papunta at ano yung gagawin ko sa huli. Ang tanong is, habang wala pa ako doon, yung gap na kung nasan ako ngayon at doon sa lugar na gusto kong puntahan, ano yung ginagawa ko? How am I building my influence? How am I building my platform? It is very important. So maraming mga tao na sasabihin na as long as ma-achieve ko yung goal, di ba? Okay? Sige, kailangan ko palang maging influencer, kailangan palang marami yung mataas yung platform ko eh, para mas maraming makarinig kay Jesus. Kailangan pala, mas marami akong followers. Kasi pag mas marami akong followers, di ba, mas mataas ang percentage na yung mga tao is makarinig kay Jesus. So anong gagawin ko para mas maraming maging followers ko? Ay, magpapakita ako ng cleavage. Di ba? O, kailangan kong i-give up yung mga convictions ko verbally, kung meron akong mga convictions, tapos maaalalagay ako sa alanganin, tapos ang mangyayari naman dun is mawawala yung following ko. Eh, kailangan yung goal kasi dumami yung following eh. Para siguro mas okay na lang na yung mga convictions ko hindi na lang kunyari muna totoo. Pero pag nandun naman ako sa goal ko, dumami na yung following ko, pwede ko naman bawiin eh. Patanggalin ko na yung mga pictures ko na mapasexy. Di ba? So, ano bang mangyayari pag ganun? Di ba? Always remember guys, the how determines the what. How we build our influence will determine what kind of influencer we will become. And dun time na nung si Jesus Christ was placed in this situation, yung devil was placing Jesus Christ doon sa stereotype Messiah, stereotype King na ini-expect ng mga Israelites of him. Ah, ito yung Messiah, ito yung King na prestigious, maraming kingdom, very famous, na people will look up to him. Pero kung makikita natin, Jesus Christ was bringing an upside down kingdom.
a kingdom na magkakaroon ng culture that will love its enemies, will turn the other cheek, di ba? Yung magtuturo with love na kahit palugi na. Na yun yung mind-blowing even sa mga followers ni Jesus na, teka, ikaw yung hari, ikaw yung Messiah. Nung in-envision namin kung ano yung magiging itsura ng Messiah, hindi ganyan. And that was the temptation, di ba? Na mag-build tayo ng proseso na magde-deviate doon sa ating position pag nandun na tayo. And so it's very important for us na right now, habang nandun tayo sa small scale influence na binibigay sa atin ni Lord, is we develop that integrity. Di ba? That love for the Lord. Yung mga proseso na hindi magsiskip ng steps. Yung proseso na magbibuild the right way. Yung proseso na kahit mabagal, pero solid pag nandun na. Versus yung mabilisan, pero mabilisan din mawawala. Right now, sinama ako ng isang company. Isa siyang consultancy and public speaking and training company. Matagal na akong gustong isama ng company na to doon sa company nila to be part of their team. Tapos, ang mga members ng company na yon ay talagang mga professional speakers na kumikita na ng mga 6 digits. At nagsispeak na sa iba't ibang bansa. Tapos, itong mga to ay meron na rin sariling mga books, podcast. Okay, yun yung company na nagre-recruit sa akin na we want you to be part of our team. Gusto namin maging part ka ng speaker pool namin. And not just part-time, but full-time. Nung nakita ko yung mga credentials ng mga kasama ko, sobrang mas magagaling sila sa akin, to be honest. And medyo na-intimidate ako. Kasi, eto meron na tong mga niche na speak sila sa about digital marketing, the science of persuasion, leadership, temperaments, workplace, adversity, management. Yan yung mga tinatopic nila. Tapos nung time na nire-recruit nila ako, sabi ko sa sarili ko, bakit ako? Eh sa credentials nila, they don't need me. Nung nag-usap na kami, sabi nila sa akin, alam mo yung reason kung bakit gusto ka namin maging part. Nagugulat kami sa effect mo doon sa mga mini-mentor mo. Meron kang mga mini-mentor na proud sila na sabihin na mini-mentor mo sila. Na kami, mga mini-mentor namin, walang ganong same impact, walang same effect. Katulad, yung para sa'yo, parang ang sinabi nilang term, yung leadership mo is merong cult-like, para daw malakulto, pero sa term ni John Maxwell, it's the 5th level of leadership, yung pinakil na parang people follow you kahit na if ever, kahit wala ka sa posisyon, nakikita namin na, kasi these people have been my friends din and have been following yung ano ko, yung ministry ko. So sabi nila, bakit ka may ganong effect sa mga tao? Tapos nung tinanong na yun, hindi ko rin alam yung sasagot ko. Sabi ko, hindi ko naman yun napapansin. Pero sabi niya, hindi, gusto kasi namin yun matutunan eh. And gusto namin yun maintindihan na yung sa'yo, yung nakakapag-build ka ng influence. Kahit na hindi ganun yung sobrang dami nung katulad sa amin. Pero yung sa'yo, konti pero malalalim. Paano mo nagagawa yung ganung impact? Sabi ko, ako, sa totoo lang, hindi ko alam and di ako kayang makapag-provide ng formula for that. Sabi ko, it's all because of the grace of God. Pero kung mag-iisip talaga ako, sabi ko, ang pinaka-closest na may isip ko, and this is because of God's grace, sabi ko sa kanila, because ako yung tipo ng tao na
I walk the talk. So pag ako, nagpayo ako about relationships. Yung pinayo ko, makikita mo sa bahay. Pag sinabi ko na ito gawin natin to reach out the people, ginagawa ko rin yun. Kahit mahirap. Diba? Personally for me, I don't want to be the kind of influencer na yung pinapayo niya is hindi effective sa buhay niya. Ang ganda pakinggan, diba? Ang daming magla-like, daming mag-share. Pero sa bahay, hindi kita. Hindi effective sa'yo. Kung ako, mayroon akong mga insights and paradigms na i-share sa mga tao, i-share sa inyo. I will make it a point na na-experience ko yun first kay God. And ako, I want to challenge you guys. Be beyond style. Be beyond fashion. Be beyond physique. Magkakaroon tayo ng okay yan, sige, okay ang magpaganda tayo, mag-fashion tayo, mag-workout tayo. Okay yan, don't get me wrong. Pero beyond style, we should be men and women of substance. Na beyond our influence, meron dong depth. Meron dong heart that will be broken for the Lord and His people. And ako, sabi ko kay Lord, Lord, kung gagawin ko tong path na to, tapos hindi ka rin kasama, ayoko na lang tong path na to. So ako, yun lang din yung gusto kong maging testimony sa inyong lahat and gusto kong maging challenge sa inyong lahat na gagawin lang natin to, kung mabubuhay lang tayo isang beses lang, gawin na natin ang tama. Gawin na natin ang mga. Kasi hindi ka lugi dun sa mabagal na tama eh. Mas lugi ka. Mas lugi tayo dun sa mabilisan. Pero sa huli, kailangan natin mag-U-turn. Kasi mali yung direction na pinuntahan. So very important sa atin is maintindihan natin yun. If we are going to build our influence, let us build it with integrity. Build it with conviction and we build it sa proper process. Okay? So, gusto ko lang i-close in prayer tapos after nito, gusto ko mag-share kayo sa mga matatapang dyan na kung paano kayo sa sarili niyong context right now may apply itong mga natutunan natin ay ever tayo magkakaroon tayo ng platform or we will build our platform sa influence natin. How are we going to do it in our context? Okay? So, gusto ko marinig yung mga answers nyo, pero let me close in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa time na binigay mo sa amin. We know na in a world na nag-create na ng sarili niyang norms about how influencers should be, it would be a tall order for us to really change that culture. But Father, we pray that you would be with us, strengthen our hearts, and give us that right mindset na kung paano kami mag-build the right way sa platform na ibibigay mo sa amin. Lord, we know that we are called to disciple all nations, and we need to start, Lord God, right now, dun sa small circles, small influences na binibigay mo sa amin. And Lord God, help us be faithful dun sa mga maliliit na influences na meron kami. Kasi kung hindi kami magiging faithful dun sa mga maliliit na influences na meron kami right now na pinagkatiwala sa amin, yung leadership namin sa youth ministry, yung leadership namin sa mga ministries namin ay mapapabayaan namin. Lord, how much more yung mas malaking influence. So Lord, we want to do it your way because apart from your way, it's the world's way. And Lord, we believe na there's no such thing as neutral process.
So Father, help us build yung process that comes only from you. Not from the influencers na makikita namin sa mundo. Not from the sabi-sabi ng mga tao sa paligid namin. But Lord, doon sa process na sinasabi mo sa salita mo. So Father, we thank you for this opportunity, for this privilege. Huwag lang ito maging foreign concept or magandang insight sa amin. But Lord, help us na may apply namin ito sa mga circles namin. I dedicate the lives of these young people to you. They are yours, Father God. May you empower them and strengthen them to protect their integrity and testimony hanggat nabubuhay sila. Thank you, Lord God, for this time. In Jesus' name. Amen. So God.